giving. You have to know that. Be aware of that. Recognize that. Yan. Kaya sabi niya, if it is contributing to the needs of others, let him give generously. Ano ba ako pong sabi? Give generously. Ano po ba ibig sabihin ng generously? Yung sagana. Sagana. Ibigay ko lang ng sagana. Kapaligtaran nun na selfishly. Selfish and generous opposition. Okay? So, ano na po kapag ang giving ang ating gift, let us give generously. Okay? At number, doon sa next na verse, if it is leadership, let him govern diligently. So, some are given gift of leadership. Meron talaga silang mga gift of leadership. Obvious na obvious. Makikita mo talaga, meron silang kumanda. People follow them. People go after them. People follow their lead because they are leaders. God has anointed them to be leaders. Just like Abraham, just like David, just like Joshua, just like the men of God of the Bible. They have been raised to be leaders and people follow them. And God was using them to lead the people of God into the right direction. Ganun din po sa atin. God has raised up leaders in the church, in the ministry, and in the family. Amen? Meron tayong mga tinatawag na mga leaders. So kapag alam natin na tayo ang leader sa church, sa family, sa community natin, let us be good examples. Let us lead with integrity. Let us lead with dignity. Amen? Huwag natin ipahiya yung pangalan ng Diyos sa buhay natin o yung pangalan ng pamilya natin. Sa paggawa ng mga bagay na nakakahiya. Di ba? Di ba, meron, pag tingnan natin yung mga leaders ng country natin, God is exposing them, di ba? Pag meron silang ginagawang masama, ngayon, ina-expose ng Diyos. Yung mga matagal na nakatago, di ba, Pastora Tonet? Si Vicky Binay sa Makati. Noong nag-Bible study kami sa Makati, hinahawakan ko pa ang Makati. Lumalaki yung Bible study namin sa may San Antonio Village. Ito yung Bible study namin, kapit-bahay namin, yung bahay ni Mayor Palang noon, Mayor Binay. Simple lang yung bahay na yan, simple lang. Pero, ngayon, nalalaman natin, yung palang isang bahay na ngayon na simple. Hindi lang pala yun, okay? Ngayon, yung Bible study namin, lumalaki kami, kinakailangan namin ng Sunday's worship service na pagdadausan. Eh, hindi na kami kasi doon sa paraks na yon kung saan nagdagawa yun kami. Lumipad kami ng lugar ng gawain. So, sabi ko, nakita ko yung Mayakis High School. Sa high school yun, na kapag Sunday, hindi naman ginagamit. So, gumawa kami ng sulat. Hiningi namin na ang Linggo magamit namin na malibre at kami ay makagamit doon pag Sunday worship service. Pinagbigyan naman kami. Yung una, sir, Sunday worship service namin, saan ka po ngayon magsiservice dito? Eh, puro mga kotse yung nakahilera doon. May Ferrari, may mga sports car, dami. Ano ba rin nila? Ano rin itong mga sasakyan na ito? Grabe, ito ganda naman. Nakahilera din sa Mayakis High School pag Linggo. Sa anak daw ni Mayor. Anak daw ni Mayor. Si Junjun pa yun noon, teenager pa lang sa noon. That's 20 years ago. Nagkagawain kami. Di pa siya mayor, may mayor na siya. At tingnan niyo kung gaano katagal. Alam ko noon na meron nang nangyayaring something eh, sa Makati. Because of that, kung ano marami talaga is mayor ka lang, pero sports car lahat ng kotse ng anak mo. Diba? So something must be wrong. At ito, 20 years of waiting bago ma-expose yung mga kalokohan yun. But God is a God of justice, so ngayon na-expose na po sila. At ang lahat ay nakikita yung mga bagay na dapat i-expose, i-expose. And so even if you are a leader, God has anointed you, kapag nawala yung grace sa'yo, mawawala yung grace sa'yo kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ganun din po sa Bible, nung ang mga leaders ay nag-fall sa grace, kagaya ni David, siya po kaya ay nawala sa grace ng Panginoon nung nag-fall siya kay Bathsheba, nawala yung anointing sa kanya. Ganun din po si Moses. Ganun din po yung mga maraming kind of God na yung mga hindi nakasunod sa kalooban ng Panginoon, nawala po sila sa pwesto. Because God is a God of justice. Kahit meron kang leadership anointing, if you are not already in the will of God, tatanggalin ka ng Diyos.
Kaya tayo, meron tayong mga nakikita ng mga leaders na hindi naman deserving yan ah, bakit natin yan sa harapan? Makalap kung sino ang yabang-yabang, kambahan ang ano-ano nga ng buhay niyan. Diba? Meron tayong mga nakikita ng mga leaders at iba kung isan, hindi tayo satisfied kasi alam natin na meron silang mga bagay na hindi naman maganda. Pero bakit sila inanoint na Lord para tumayo? Hindi ba alam ng desisyon? Alam ng desisyon. God will remove them if they are not worthy. Amen? So, yung anointing nila because God will be the one to expose them and God will be the one to dethrone them. God cannot be mocked. Ang God po natin ay God of justice. Alam po niya kung anong mabuti, anong tama. Kapag ang mga tao niya na hindi nakarapat dapat, ipapaba sila ng Diyos. Tatanggalin sila ng Diyos. Kahit sa gobyerno natin, nakita natin yan, di ba? Maraming na-remove sa pwesto. Si Marcos, 23 years na nagpasasa sa pwesto niya bilang presidente. Pero nung dumating ang People Power Revolution, milyon ang pumunta sa EDSA. Anong nangyari? Napaalis siya sa pwesto. Diba? God works in His own special way. Ganun din po yun. So, ganun din sa church. Pag meron mga leaders, ngayon in EDSA, kahit mga church leaders. Diba? Nung isang araw, meron akong nabasa. Isa siyang tinitingala ko nung unang panahon bago Kristiyano ako. Kasi prophet of God siya. Mga libro niya, pag binasa ko, tumatalon yung anointing, umakagulgul ka pagkatapos mong mabasa, iiyak ka, tapos nalilid ka sa prayer. Libro lang yun ha. Pero yung anointing, gumagano. Pero nung isang araw, nabasa ko sa isang balita, yung man of God niya yun ay self from grace niya, dinidemanda siya kasi inaakusahan siya ng mga miyembro niya na minumulis siya na raw ng mga kalalakihan ng miyembro ng kanila. Siya patanda na siya. He's 85 years old. Pero ngayon pa lang na-expose. So, nakakalukot di ba? Pero, ganun po ang Diyos eh. Wala siya, kahit kasino ka pa. Wala kami pagmakalaki sa Diyos. Kahit ikaw pa yung leader dyan. If you are not walking in the will of God, God can remove you. God can take you out of your position. Amen po ba? Amen. So alam ng Diyos, alam po ng Lord kung sino ang kinakailangan ng discipline ng Diyos. So, if it's leadership, then let Him govern diligently. If it is showing mercy, let Him do it cheerfully. So yan po yan. Iba-iba tayo ng gifts, iba-iba tayo ng talent, iba-iba tayo ng abilities. All in all, God is saying, use your gift. Use your ability. Huwag mong buruin, huwag mong sayangin. If it's giving, give it generously. If it's serving, serve with all of your might. Serve without grumbling. Huwag kang papapagod. Amen? Huwag kang magre-reklamo. Huwag kang puro reklamo. Amen? If it is mercy, if it is encouraging, do it, do it, do it. If it is talking, speaking, and preaching, and prophesying, do it. Anong sinasabi ng Panginoon? Let us serve Him. Let us use our talents. Let us use our abilities. If it's singing, kagaya itong mga ugaawit natin ng mga anointed na mga ladies and mga men sa ministry. If it's pagtugtog sa instrumento, ano man ang talent po natin, ipagamit natin. Amen po ba? Huwag po natin buruin. Yun po yung punto noon. Serve God with all our mind. Serve God with all of our strength. Serve God with all of our mind and heart. Let us minister. Let us serve to glorify Him. Amen po ba? Amen. So yun. So in summary, ang conclusion natin makibigay nga yung conclusion. So, it is for real. We are living in the edge of eternity. Hingan natin yung mga nangyayari sa araw. Pag binigyan ako ng pagkakataon ng Lord, ituturo ko yung eschatology, the signs of the last days. Yung mga nangyayari sa Israel, yung mga nangyayari sa Europe, kung paano mabubuo ulit ang old Roman Empire, kung saan lalabas si 666 or Antichrist. So, ngayon, lahat ng mga nangyayari, pag nanonood ako ng CNN, Lord, eto na talaga yung sinasabi mo. Amen? So, ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Lord, ituturo ko po yun ng series, yung eschatology or signs of the last days. In relation to the present political happenings of the world. Okay, so, yan. So, dahil nga po, we are living in the edge of eternity and in the end times, ano po yung guide natin in order for us to be able to live
in this end times, number one, ito yung nasabi, prayer. Diba ba? Sa 1 Peter chapter 4, verse 7. Number two, love. Amen. Nakikinig. Love that is perfect and forgiving without conditions. 1 Peter 4, 8 yan. And then number three, hospitality or doing good to others. Diba? Awit na yun na natin gawin. Yung mabuti para sa ating kapwa. And number four, serve. Sinabi natin na Romans chapter 12, 3-8, iba-iba tayo ng linya. Pero ang nais ng Panginoon, as we are part of one body, gawin natin yung ating mga responsibilidad at ang ating mga roles para ma-serve natin ang Panginoon and glorify His name. Amen po ba? Huwag daw po natin sayangin yung buhay natin. If God has given us talents and abilities and ability to give, tayo po ay magbigay generously. Kapag binigyan tayo ng strength, tayo ay mag-serve without grumbling. Kapag tayo binigyan ng talents and skills, let us use them for God's glory. Hindi lahat nakakatugtog ng organ. Hindi lahat nakakapalo ng tambol. Hindi lahat marunong mag-operate ng computer. Ikaw talaga ang nilagay ng Diyos dyan. Amen? Because God has given you such skill and ability so that you can glorify His name. Ngayon, Sister Lee, hindi naman ako ganun. Huwag kong sabihin, you have a place in the body of Christ. Meron kang lugar. Amen? Huwag kong sabihin, wala. Para sa katawan ng tao, mayroong mata, may ilong, may mukha, may bibig, may kamay, may paa, lahat yan na may kanya-kanya trabaho. Amen? Alamin mo kung ano ka. Ikaw ba'y bibig? Magsalita ka, mag-aral ka, mag-preach ka, huwag mong sayangin yung gift of speaking mo. Ikaw ba'y muscle ng malakas? Gawin mo, tumulong ka. Ano ka ng mga kinakailangan gawin sa iglesia? Help. Amen? Ikaw ba ay kamay? Tumugtog ka. Kumalik ka. Amen? Ikaw ba ay nanamunan? Kumawit ka. Amen? Ikaw ba ay pinayaman ng Diyos? Suportahan mo ang iglesia. Amen? Each of us have a role to do in the kingdom of God. Amen po ba? Amen. At yun po ang nais ng Panginoon. So, lastly po, gusto kong isummarize, let us pray without ceasing. Amen? Pray with serious and urgency, with seriousness and urgency. Number four, number two, let us love. Love unconditionally. Kahit na mahirap mahalin si sister o si brother o si pastor o si pastora. Let us love now. Unconditionally. And number three, let us do good to all the brethren. Kung meron kang magagawa para kay sister, para kay brother, para sa kapatid, gawin na natin habang nandito pa tayo. At number four, let us serve the Lord. Amen? Yes. Sige po tayong lahat, ay kumpikit. Amen. We will serve the Lord. Hallelujah. We are
Jesus. Touch them now. Reach out, O God, to them even right now. Ama, palayain mo sila. Palayain mo sila, Panginoon, sa pagkakapulit sa kasalanan. Kalagad mo sila sa pagkakatali ng tiyapoy, Panginoon. Palayain mo sila sa bisyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Come on! Mura ba shiki alalabang handa? Ligligin mo ang langit. Tingin mo sa Diyos ang kalayaan ng iyong mahal sa buhay. At tingin mo sa Diyos na makasama mo siya sa pagdalo, sa paglilingkod sa Panginoon. Because there is nothing more precious than you and your household to serve the Lord. Uramashiki alalabang ha. Lord, palayain mo siya mula sa addiction. Palayain mo siya, Panginoon, mula sa galit sa manang lobi na nakit. Palayain mo sila, Panginoon, mula sa pagkakasadlak, Panginoon, sa pagiging adik sa computer, sa sigarilyo, sa alak, sa drugs, sa nicotine, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, hallelujah, as one family, Lord, we declare liberty and freedom upon our family members. Itinideklara namin, O Diyos, ang kanilang kalayaan. Itinideklara namin, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Itinideklara namin, Panginoon, na sila'y malaya na sa pagiging adik sa computer, sa alak, sa sigarilyo, sa sugal. Pagiging adik, Panginoon, sa maraming kasalanan at kamunduhan sa pangalan ni Jesus. Tunay nga, Ama, na ngayon ay kumilos na at gumalaw sa kanilang mga buhay. And we declare that we will serve you as a family, as one household. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. We will serve. Oh, yes, Lord. Yes, Lord.